Ricardo, pipili kayo ng kukutungan nyo. Ha? Oo. Ayoko na makikita mga mukha nyo rito. Ano? Ha? Alam kong tama ka. Kaya lang, kinakabahan ako at baka traido rin kanya si Cardo, eh maraming barkada yan eh. Eh ano ba yung hinahanap mo sa baol ha? Kanina ka pa kalikot ang kalikot dyan ah. Wala ho, inay. Anong hinahanap mo? Meron ka kinuha dito, hindi sa'yo. Hiniram ko lang naman, ah. Ito ba? Pwede namang hiramin, eh. Ikaw, tol, sobra tapang mo, wala naman sa lugar. Kanya-kanya racket lang yan, eh. Isipin mo, pati si Cardo, binangga mo. Ako nagtatrabaho ng matino. Didelensya nila ako. Bakit? May patago ba sila sa'kin? Ikaw pwede magsalita ng ganun, dahil nadelensya mo sa sugalan. Oh, pati pagsusugal ko, pakikialaman mo na ngayon. Bakit? Hindi mo naman pera sinusugal ko, ah. Eh, sinusugal mo galing din sa kotong, eh. Kaya nga kinakampihan mo si Cardo, huh? Dahil pareho kayo ng dilensya. Oy, 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 hindi kotong, komisyon. Komisyon? Eh, pati magbabalot at magtataho, naglalagay sa inyo, eh. Komisyon? Sino may sabi sa'yo? Yung mga taga rito, tarantado ka talaga, eh. Oh, kita mo, bastos ka pa, eh. Tara, panginay, mumurahin mo ako, hindi mo na iginalang. Tumigil nga kayong dalawa. Kung gusto niyo magpatayan, doon sa ibaba, doon mga kutsilyo. Sige. Hindi na kailangan, nay. Ito, balisong. Inay, oh. Ano ba kayo? Tama na. Ano? Ninervis ka, no? Pikon! Bakit kayo nagkaroon ng anak na abnoy? Pasensya ka na doon sa kapatid mo. Parang hindi ka naman nasanay sa kanya. E, ano pa nga ho ba? Kung makakapili nga lang ho ako ng kapatid, eh. Ako pa rin ang pipiliin mo, tol! Mga miss, pasensya na kayo, ha? Hindi na ako babiyahe. Lumipat na lang kayo ng ibang sasakyan. Sorry, ha? Pasensya na lang. Pipila-pila ka, hindi ka naman pala magsasakay. May sinusundo lang ako. Eh, teka, bakit siya nating pinabababa? Siya nga yung sinusundo ko, eh. Saan ba tayo pupunta? Yan lang. Dos! Una! Ayos! Ayos! Sandali lang! Ano itong iniimilimit mo, ha? Ano ito? Gago, pindi ako! Ano ito? Ano ito? Thank you.
Tol. Halika. Tol, Bir. Oh, Tol. Andito ka. Kanina ka pa hinihintay niyan. Igu-good time ka. Paldo eh. Tignan mo, nagpainom pa nga oh. Nando naman. Pwinenas. Kumita ng konti. Okay. Magbihis ka na. Para makarami tayo. Kayo na lang. Wala si boss eh. Kailangan hintuin ko pang gumarahe lahat ng jeep bago ako makalis. Tsaka, isa pa. Ayos naman ako eh. Nabato na ako ng balato ni Melgar kanina. Nanalo ako sa sakla. Sa sakla? Hmm. Aaway, nanalo ka rin. Anong away? Tol naman. Bukas, yung mga pasama sa mukha, kulay talong lahat yan. Ulul talaga yung binbatong yun eh. Kung daladala ko yung balisong mo, di may pinaglagyan pa sa akin yung gagong yun. Eh sana wala ka dito. Nakakulong ka. Ang bihira ka, Tol. Sobra tapang mo eh. Wala naman sa lugar. Eh, pati si Ben ba to? Binangga mo. Teka muna, Tol. Di niya ko yata yan eh. Eh, bakit pag ako napapatrobol? Hindi na sinasabi mo sa akin. Huwag na natin pag-usapan. Teka. O, Tol. Pala to. Para may panggastos ka. Timing na timing to, Tol. Loose boundary ko eh. Loose boundary? Sabihin mo, nag-date kayo ni Ophelia. Ba't mo alam? Malakas ang pangamoy ko eh. Swerte ka, Tol. Ikaw ang natipuhan. Kursunada ko rin yung tisay na yan. Naunahan mo lang ako. Kursunada mo pala, Tol. Ba't di mo kaagad sinabi? Bakit? Pagbibigyan mo ba ako? Hindi. Ano? Bali? Kala ko kasi pagbibigyan mo ako eh. Pero alam mo, Tol, sa totoo lang, mag-iingat ka. Maraming mainit ang mata dyan sa bata mo eh. Huwag silang magkakamali. E paglalagyan sila. Oh, my God.
Out of danger na ang kapatid mo. Pero kailangan pa rin siya maoperahan. Sige ho, Doc. Bahala na kayo. Kung anong dapat gawin, gawin niyo. Paano, Ramirez? Dadaling ka lang namin sa headquarters. Baka naman ho, pwedeng itayin na muna natin ang nanay ko. Sorry, Ramirez. Sa kabila ng depensa ng panig ng nasasakdal, na ang pagpatay ay bilang pagtatanggol lamang sa kanyang kapatid, napatunayan ng hukumang ito ng walang pasubali na ikaw, Marco Ramirez E. Cordero, ay nagkasala sa pagpatay kay Benjamin Batumbacal at sa malubhang pagkasugat ng dalawang iba pa. Dahil dito, ikaw ay hinahatulan na mabilanggo ng 6 hanggang 8 taon. Kaya... Lay, anak. Mabuti naman ho. Nakadalaw kayo. Kumusta na ho kayo? Eto, mabuti naman. Ikaw, kumusta ka na? Eto, ayos lang. O, hindi ba naman magulo dito? Hindi naman ho, inay. Huwag ko kayo mag-alala, tahimik ka man dito eh. Hindi ka ba naman nahihirapan? Hindi naman ho. Kaya lang, malungkot ho rito. Ikaw, kumusta ka na? Eto, may problema pa rin kami ni nanay. Gusto niya na kasi pumunta sa States dahil may visa na sila. Ang kaso, hindi niya ako maiwanan mag-isa dito. Eh, bakit naman hindi ka pa sumama? Hindi naman kita pinipigilan, ha? Hindi. Hindi na kailangan. Maghihintay na lang ako sa'yo. Dahil pag sumama ako kay inay, lalo lang tayo magkakalayo. 6 na taon ng sentensya ko. Ang tigas naman ng ulo mo. Sinabi na maghihintay ako. Naku, bakit ba puro yung tayo ng pinag-uusapan ninyo? Eto, may dala ko para sa'yo. Kumain ka nga muna. At ito naman, padala sa'yo ni Melgar. Para daw wag kang mainip o mabagot. Nay, kumusta na nga ho pala si Melgar? Tol, pasensya ka na. Kahit kalabaw ako ngayon sa trabaho eh. Alam mo naman, wala nung makulong ka, ako na lang inaasahan ng inay. Kaya mo, Tol, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, dadalawin kita rin. Kasi ako dapat ang nakakulong at hindi ikaw. Sorry ulit, Tol, ha? Pare, anong araw nang yan? Patapusan ang buwan. Mabagal talagang takbo ng araw dito, eh. Parang pagong na umuusad. Pero ikaw, mahaba-haba pa ang bubunuin mo. Pero ako, mas matagal ako sa'yo rito. Kaya nga, lagi kong naalala, mag-iin ako eh. Alam mo, ang asawa ko, bukod sa maganda, ubod pa ng bait. Kamukha nga ni Carmi, oh. Kaya ikaw, paglabas mo rito, pakasalan mo na yung nobya mong dalaw ng dalaw. Matagal pa ako rito. Hihintayin ka noon.
Kumusta nga pala, inay? Ay, naku, ayun. Matanda na. Hinahanapan ako ng apo. No problema ron. Bibigyan mo. Tol naman, wala pa akong partner. Doon sa pasugalan, ang daming pwede. Pero, puro talo. Masyado ka naman mapili. Ang ibig mo sabihin, hintayin mo pa akong makalaya para lang mabigyan ng apong inay. Ganun na nga yun. Ang bihira ka talaga. Siya nga pala. Kumusta nga pala si Opelia? Makikita ba? Si mama sa iba? Sabi ko na nga ba si Mari pagkatiwalaan yung babae na yan eh. Kanino ba si mama? Ang chismis sa atin, sumama daw dun sa driver na galing sa Saudi. Nasaan ang mga bata? Hinatid sa mga nanay. Napakasama talaga niya. Hinatid siguro kaya hindi na nakapaghintay. Ipapakabait pa naman ako rito sa lupi. Kuya! Kawawa naman si Tabado, no? Mukhang napindeho yata. Rancho ko yan eh. Yung pala yung tinatanong ko sa'yo, Tol, si Opelia. Ang alam ko, dumadalaw-dalaw siya sa inay. Eh ako kasi, Tol, araw-gabi na sa pasugalan ako ni Paring Boyong eh. Nagbabayad ako ng utang, malaki na bali ko ron eh. May iba nga pala ako. Kailan ka ba lalaya? Tata. Marco Ramirez. Sir. Numero mo? 127251-P. Alam mo bata, karamihan sa mga lumalabas dito, parang yoyo. Kahit na anong hagis ang gawin namin, bumabalaan din pabalik dito. Huwag ko kayo mag-alala. Hindi na ako babalik dito. Lahat naman ang lumalaya, ganyan ang sinasabi. Pero sana, tuloy-tuloy na yung pagbabagong buhay mo. Magpakabalik ka na, ha? Tagay niyo na kasi yan. Uy, si Marco, laya na, oh. Marco, Marco. Alam ko, anong taon si Pesce niya. Tara. Marco, welcome home. Kailan ka ba lumaya? Kanina lang. Uy, tagay muna dito. Ano ba? O, pare, tagay muna. Aga naman yan. Wala ba kayong pasada? Wala, pare. May pitan labanan ngayon, Marco. Marami pang asungot sa daan. Aba, sila na lang ang pinaghahanap buhay namin. Pare, santagay muna. Ito ang pulutan. Rapsa. Saka na, next time na lang. Susurpresahin ko pa si inay. Sige, okay, pare. Sige, Marco. Tuloy na ako. O, pare. Nasusunod din naman tayo, ha? Oo. Tuloy, tagay. Kanina na, pare. Sakin. Ako lang ito, kailan? Mama, ako lang dalawang piso. Dali lang sa isa lang. Sige, dalawang piso. Dali lang. Nay? 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 Marco! Nay! Nay? Opelia? Opelia? Huwag mo na akong hintayin, ha? Ah, Tol! Matikal ko nang gusto sabihin sa'yo ito, eh. Si Opelia at ako. Mag-asawa na. Di magandang biro yan. Anak. Tol. Tol! 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 Tama na! Tama na! Belcaro, balis ka na! Tama! Tama! Tama!
Nay! Itiwan niyo ako! Itiwan niyo ako, Nay! Walang iya ka! Pero siguro dapat mag-isip pa kung bakit ako nakulong. Ito ba igaganti mo sa akin? Pakinggan mo ko, Tol. Pinakasalan ko si Ophelia. Pumayag naman siya. Hindi ko siya linoko. Kesa naman, mapunta ko kaninang gago dyan. Intindi mo naman ako. Kahit ano pa sabihin mo, ahas ka pa rin. Huda! Maawa ka sa kapatid mo. Sa Paring Oros. Oh, alas na ko pas 10,000. Oh, ito. Dalawang oros. 20,000 sa pitong bastos. 7,000 sa Haring Oros. 50. 100. 150. 200. 220, Major. Nanakot nyo kagad ang bangga, Major, eh. Bakit pakiramdam ko parang birthday ko ngayon? Oh, Paddy Boys. Thank you, Major. Para sa kasero. Teka muna. Iyak na yata eh. Alam mo naman ang butang puso ko. Ayan. Thank you. Ba't di ka sumubok na ba bankero, pare? Subukan mo steady. O si... Natmak. Eh, puta yung bankero mo, pare. 220 pala tinutulak eh. Knockout na. Ano mangyayari dun? Baka maging problema lang yun eh. Hindi ka magkakaproblema ako, bahala. Ayusin mo na nga ito. Baka numipis pa ito na numipis. Tara, good time, pare. Uy! Ano ba? Ha? Papatayin mo ba ako? Tatanga-tanga ka eh! Sige, tuloy mo! Arbor ko na to! Parang buhay yung sandali. Utol ko to eh. Ganun ba? Ang ihit ng ulo niyan eh. Marco, kung parang buhay ko. Tama na yan. Liit-liit na bagay pinalalaki nyo. Major, kapatid ko ho si Marco. Marco, si Major De Nero. Pasensya ka na kayo. Pasensya na rin ho kayo. Napakan ko yung driver nyo. Melgar, ba't hindi mo muna iayayin kapatid mo? One round muna tayo ron. Ano, Tol? Saka na ho. Salamat na lang ho. Ikaw ang bahala. Tara na! Pare, sorry ha. Ano ba, Melgar? Pwede ba? Pagod ako eh. Amoy ala ka na naman. Eh, ano kung amoy ala? Ano ngayon? Ano ba pa kaya alam mo, ha? Kung gusto ko. Mm.
Siguro, dapat magpaliwanag ako sa'yo. Tungkol ho saan? Tungkol sa iyong kapatid at kay Opelia. Hindi ko gustong nangyari, anak, pero wala akong magawa. Dapat pinagtapat ko sa'yo noon pa. Pero nawalan ako ng lakas ng loob. Ayokong dagdagan pa ang paghihirap mo sa loob ng bilangguan. Ayokong nakikita kung nasasaktan ka ng ganyan, anak. Nay, gabi na ho. Gusto ko na magpahinga. Patulog na tayo. Melgar. Natutulog pa po. Bakit napuyat ba kagabi? Nay, alis na ho ako. May lakad pa ho ako. Ano ba ang trabaho ko rito? Bouncer, kapag merong gulo dito, ikaw aawat, ikaw rin babanat. Landian niyo pa ako, tipa! Ay, mas magaling pa ikatulong. Kailangan, lahat ng nangyari dito, report mo lang sa akin. Aha. Alam ko, kaya-kaya mo yon. Kagagali mo lang, Hoyo, eh. Ano pa naman, wala ka buhay. Adela! Si Marco, bago bansa natin. Hi, Marco. Alam mo to sa Adela. Malami trabaho dito yan. Floor manager, dancer, receptionist. Dito na nakatira yan, eh. Kumusta ka, Marco? Okay lang. Ano bang dating trabaho mo? Ay, bigyan mo ako gin tonic. Ano ba? Sinabi ng ayoko na eh. Ganun ba? Andali mo naman magsawa. O baka may pinagyayabang ka. Sino? Da! Kilala ko to ah. Long time no see. Nakalabas na pala to. Kailan ka lumaya para? Kailan lang. Ikaw pare, kumusta ba? Potong pa rin ba ang racket mo? Nang insulto ka ba? Pare, pare! Tagka muna, pare! Pasensya ka na, pare! Yung singi! Empleyado ko yan, pare! Kaya-kaya ko yan! Pasensya ka na! Ako bahala sa'yo! Waiter! Asikaso mo to! Bigyan mo 6 beer! Charge mo sa akin! Pare, pasensya ka na! Ako bahala sa'yo! Pare! Pagsabihan mo yan, ha? Ikaw naman, Marco. Masyalo mainit ulo mo. Ang trabaho mo rito, aawat. Ako pa aawat sa'yo eh. Ako pa ngawa mo, Maunse. Pasensya na ho kayo, Mr. Oklay. Hindi na ho mauulit. Oh, ikaw mamaya ito 6 beer, ha? Oo. Sorry, Marco. Sinabi ko kasi na boyfriend kita eh. Okay na. Sorry uli. Talagang mahirap ang sitwasyon nyo, pare. Magkakasama nga kayo sa bahay, pero hindi naman kayo nakikibuan. Hindi lang dahil kay Enide, eh. Wala na ako sa bahay ngayon. Para ako napapaso nun. Buti ka mo. Nakakuha na ako ng trabaho sa club. O, edi wala ka ng problema. Wala ka sa gabi. Tulog ka sa araw. Pero alam mo, pare, hanggang ngayon, hindi ko pa rin malaman kung bakit nagawa sa akin ni Melgar yun. Balot kayo rin, balot! Balot! Ako na.
Marco, magpapaliwanag sana ako. Wag na. Simple lang naman yun eh. Nung nasa loob ako ng preso, taobya kita. Paglaya ako, asawa ka na ng kapatid ko. Ano pa papaliwanag mo? Aba, akala ko pumasok ka na. Nakalimutan mo ang jacket mo ah. Maga pa naman ho, wala pang tao sa club. Kain ho kayo, may dala akong pansit. Katatapos lang namin. Sige, kumain ka ng kumain at kukunin ko yung jacket mo sa itaas. Pelya, ginagawa mo dyan? Tulog ka na. Kaninang-kanina ka pa naghuhugas yan, baka mapudpud ang mga kamay mo. Di mo ba ako narinig? Umakyat ka na. O baka naman may hinihintay ka. Tol. Hirap ang gumagawa ng sariling multo. Ewan ko nang matatakot. Sige ho. Thank you very much. Maraming salamat ho, konsihal. Judge, thank you. Sige, ho. Iya. Babalik kayo ha. Oh. Uwi na ako. Wala bakit? Nang tao eh. Maaga pa eh. Inom na lang tayo. Next time na lang. Naantok na ako. Oh, sige. Marco! Oh, ikaw nga! Binabalaan kita. Huwag mong pakigalaman ang bata ko. Sino man bata mo? Hindi pala kilala nito ang bata ko. Siyempre na lang. Ay, tarantado pala. Baka naman ikaw lang nakakaalam na bata mo siya. Siya hindi. Ha? Tarantado to. Nako, sama ko na naman. Marco! Itiwan niyo ko. Marco! Tama na! Ano ba? Tama na! Tama na! Ano na naman ba gulong gawa mo? Eh, ako inawin ang mga tarantado ngayon eh. Eh, bakit ba shoot mo yung tao sa kotse? Eh, ano ba naman ang problema doon, Mr. Oklay? Kotse ko to eh! Pasensya na kayo, Mr. Oklay. Total naka-insure naman yung kotse nyo eh. Nasaktan ka ba? Okay lang. Tena, pasensya na ho kayo uli. Piyawse! Hoy! Alis din! Huwag kang nga! Alam mo, sa hirap ng buhay ngayon, kailangan may sideline ka. Tsaka, alam mo naman di nagkakasya yung kinikita mo dito, di ba? Matagal na nga ho ako naghahanap, Major. Hindi problema yan. Sumama ka sa akin. Tulad ni Boyong. Ah, okay ho sa akin yun. Kailan ho ako mag-umpisa? Ngayong gabi. Sir, bakit to? Papeles. Sir, bakit to? Yan lang naman hudala namin eh. Tsaka wala akong kontrabando yan.
Legal pala eh. Eh, ba't nyo kami hinuhuli? Eh, tarantado ka pala, hindi ka naman namin hinuhuli. Hijack ito. Huli jack? Eksakto. Sige. Dali na yan. Alas tayo. Sir, bubuhayin mo ba natin ang mga to? Madaling tanda ng mukha ko. Nag-iisa lang to sa mundo. Habang di pa natin nasasalo yung mga epektos. Pang good time yan. Salamat, Major. Neng, sama mo si Kito at saka yung mga bata. Dali nyo kay Mr. Lim yung mga epektos. Opo, Major. May iwan na kayong dalawa. Neng! Sir. Sa labas na kayo magpartihan. Thank you, sir. Oh, kumusta na kayo? Ayos lang. Andiyan mo si Major? Andiyan sa loob. Sige, maunan na kami. Sige, pare. Teka, umupo ka. Agad. Dito ka. Ilang araw ka rin nawala, ah. Kung di pa kita pinasundo, siguro hindi ka pupunta rito. Uminom ka. Boss? Patawarin niyo na ako. Kaya ako lang naman nagawa yun eh. Kasi lalaki ng pangangailangan ko. Toyong! Magsalita ka nga! Major! Patawarin mo na ako. Major! Sana nagsabi ka sa akin para natulungan kita. Ngayon, hindi na kita matutulungan. Hindi pa kita mapapatawad. Para mo nang awa. Sige na, Major. Sige na. Alam mo, pata ka lang natin. Major, alam ko yun, pero utang na loob, Major. Patawarin niyo ako. Boy, home! Hindi talaga pwede sa akin ang double cross. Eh. Alam niyo na ako saan dadalhin yan. Bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Huwag na, Opelia. Lalo lang tayo masasaktan niya. Ano pa ba nangyayari ngayon? Hindi ba tayo nasasaktan? Hindi ko kasalanan.
Alam mo yun. Dapat mong malaman ang totoo nangyari. Pininit lang ako, Marco. Hindi ko naman talaga gusto yun eh. Haipit lang ako. Minsan, tumalaw ako sa inay mo. Naabutan ko si Melgar doon. Sabi niya sa akin, nasa itaas daw inay. Akitin ko raw doon. Aling Leticia? Yan ang buong pangyayari, Marco. Marami pa rin akong di maintindihan. Tulad ng ano? Mahal mo rin siya. Kahit may nangyari sa inyo, pwede naman hindi kayo nagpakasal. Hindi, Marco. Pinilit lang ako ng inay ko para makapunta siya sa Amerika. Bakit hindi man lang pinalam sa akin? Sinabi niya sa akin na matatagal lang ka pa raw o baka hindi ka na makalaya. Nasakot ka doon sa riot. Nadagdagan na yung sentensya mo. Niloko ako ni Melgar. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gulong-gulo ng utak ko noon. Marco, patawarin mo ako. Marco, patawarin mo ako. Wala akong kasalanan. Marco, hirap na hirap na ako. Ito, Opelia. Mali ito. Hindi. Si Melgar ang mali. Ikaw, mahal ko. Ikaw, mahal ko. Hoy, babae! Anong nagawa mo rito? Wala. Wala pala. Ayun ang kwarto. Matulog ka na. Tol, nag-uusap lang kami. Huwag kang makialam, ha? Problema namin mag-asawa ito. Hindi ko naman pwedeng kausapin si Opelia. Hindi. Masyado ka naman siloso. Huwag mo kong walang yan! Iniisip mo lang, Tol. Ginagawa ko sa'yo yung ginawa mo sa akin. Hindi ako ganun kababa. Hindi ako ahas. Punyeta ka. Huwag mo sabihin, kapatid kita. Kaya kitang patayin. Huwag mo akong pilitin. Tatalikod ako, iputok mo. Alam ko naman sanay kong gumawa na masama sa talikuran. Pakiakit nyo na lang. Oo, sir. Okay dito. Tahimik. Malaki gagalawan natin. Masyado nang masikip yung bahay para sa ating tatlo nila, Utol. Alam mo, pansamantala lang naman tayo rito, Ophelia. Sige po, nasa taas na po lahat. Sige, maraming salamat, ha. Maraming salamat din po. Tuloy na ho kami. Kapag ka naging maganda ang lakad namin ni Paring Boyong sa susunod na business deal namin,
Dadalhin kita sa norte. Anong malay mo? Baka nandun ang swerte natin. Eh bakit kailangan natin umalis dito? Mahirap dito eh. Masyadong maraming tukso. Doon, baka mabago pa ang takbo ng buhay natin. Halika, tignan natin itaas. Bella, tignan mo ito itaas oh. Halika. Hoy, halika na rito at nang maiayos yung mga gamit. Oh, ang aga mo ah. Oo. Oh. Marco, sarado pa ang club eh. Nandito ka na. Wala akong magawa sa bahay. Eh bakit mukha kang Biyernes Santo? Nag-break ba kayo ng girlfriend mo? Wala na akong girlfriend eh. Pareho pala tayo. Ako din, walang boyfriend. Antigas talaga ng ulo mo. Sinabi ko sa'yo, huwag mapakikalaman ang bata ko. Ricardo, tama na yan. Ano ba? Ramirez! Kursa, kaya sigarilyo. Oh, piyansado ka na. Ay, pasensya na ko kayo. Ano pa nga ba magagawa ko? Ano kayo kumuha ng pampiyansa? Kay Melgar ang nagpunta sa bahay kanina, binigay niya. Tayo na. Andiyan dyan si Lando sa labas, naghihintay. O ikaw, Marco, ginagawa mong bahay bakasyon ng tong presinto, ah. Maswerte ka, hindi ako nakahuli sa'yo. Kung ako, di ka napapiyansahan. Paglalamayan ka na. Inyente, huwag niyo akong hatulan. Hindi man trabaho ng pulis ang humusga, eh. Hinahamon mo ba ako? Sandali lang ho. Inyente, tayo na. Hindi ba ho pinaliwanag ko nung usay niyo na self-defense lang ho nangyari kay Marco? Sabihin mo sa kaibigan mo, namumuro na siya. Sige, sir. Doon na siguro kami titira, inay. Baka nandun ang swerte namin. Hayaan nyo. Kapag medyo maayos na kami doon, di sumunod kayo. Aba, e paano itong bahay? Bahala na ho si Marco dito. O ito ba naman si Ophelia, payag? Kung ako pong tatanungin nyo, inay. Inay, ayos na ho kay Ophelia yan. Wala nang problema. Tol, gising ka na pala. Salamat nga pala sa piyansa. Wala yun, tol. Kahit minsan man lang eh, may magawa akong kabutihan para sa'yo.
Tol? Pasensya ka na rin sa nangyari, ha? Sana kalimutan na lang natin yon. Ah, siya nga pala. May abogado ka na ba? Wala pa nga, eh. Hayaan mo. Gagawa ako ng paraan. Salamat. Sige, ligo muna ako. Gar. Sir? Pag maganda resulta ng lakad nyo, maganda rin ang bonus nyo. Salamat po, Major. Gar? Yes, sir? Kayo lang ang lalakad. Hindi makakasama si Boyong. Pass daw siya, eh. Yes, sir. Gar. Po? Aasahan kita. Yes, Major. Sige. Ingat, ha? Tara. Ingat sila sa iyo. Sabi ni Major, hindi raw makakasama, eh. Ako raw magdadala nito. Halika na. Marco? Aalis na kami ni Melgar mamaya. Dadaanan niya ako dito. Tuluyan na ba tayo magkakalayo? Matagal na tayo nagkalayo. Wala pa nang pakasal ka kayo, Melgar. Pero nagpaliwanag na ako sa'yo, ah. Wala na akong karapatang pigilan ka pa. Kahit alam mong ikaw pa rin ang... Ophelia, sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, asawa mo na si Melgar. Wala na tayong magagawa ron. Paano tayo? Yung pagmamahalan natin. Ophelia, tanggapin na natin na hindi tayo para sa isa't isa. Noon, para sa ikaliligaya mo, lahat ibibigay ko, kahit buhay ko. Tarantado ka! Wala ka sa timing magbiro! Hindi ako nagbibiro! Baba baril! Hoy! Kalbo! Baba ang baril! Akin na yung bag! Maganda ka na at lalakad na tayo. Aakit lang ako sandali. Anak, baka pwede pang magbago ang isip mo. Buo na pa siya ko. Nakapag-desisyon na ako. Sige, inay. Lalakad na ako.
Tama yung ginawa mo, pare. Pinatawad mo rin si Melgar at si Ophelia. Tignan mo, magaang ang pakiramdam mo. Maluwag sa dibdib. Oo nga. Eh, alam. Eh, problema pa rin ako eh. Ang kaso ko. Ewan ko ba? Pinanganak ata ako may kakambal na problema eh. Pagsubok lang yun, pare. Huwag ka lang makakalimot tumawag sa Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Absuelto ko rin, pare. Malulustan mo yun. Oh, mamulutan ka naman, oh. Rapsa yan, pare. Anak, pwede ba tayo mag-usap sandali? Inay, nagmamadali ho kami. Wala na si Ophelia. Ko? Hindi daw siya sasama sa'yo. Inay, ba't niyo siya pinabayaan umalis? Tarantado anak, talagang babayan. Edgar, anak! Wala akong magawa! Melgar. Major. Melgar? Sino yan? Ano itong ginawa mo? Major, papunta na ho talaga ako sa inyo eh. Papaliwanag ko yung nangyari. May problema ka pala, hindi mo sinabi sa akin. Tutulungan naman kita. Yun na nga ho eh. Kaya ho ako pupunta sa inyo dahil hihingi ho akong tulong. Hindi na kita matutulungan. Hindi pa kita mapapatawad. Inari ka pa! Katay mo! Nanay ko, dinamay mo. Hindi ako ng damay. Ikaw. Pare, kahit gabi-gabi tayo mag-inuman, basta Marco! Nakikita kita masaya, pare, okay lang sa akin. Kahit ako taya. Oh, bakit? May nangyari sa bahay niyo. Ano? Nagkaputukan. Utang ina. Pare, para makapagpahinga kayo ni Ophelia. Ilang araw din kayong pagod at puyat eh. Tayo na. Tara. Pare, sina Tiniente? Tiniente! Oh, Lando. Mrs., nakikiramay kami. Marco, kaya ako nagpunta rito para paalalahanan ka. Tuloy pa rin ang investigasyon namin, kaya lang wala pang sospek o motibo. Alam kong may iniisip ka. Inat kapatid ko pinatay nila. Alam ko, kaya nga tuloy pa rin ang investigasyon eh. Tandaan mo, Marco, may kaso ka pa. Huwag kang gagawa ng anumang hakbang. Pabayaan mo na lang kami, kami nang bahala. Tiniente, bilis-bilisan naman nyo. Baka naman maunahan ba kayo. Yan ang huwag mong gagawin. Ako ang makakabangga mo.
Tol, sa oras na makakuha mo ito, siguro eh, malayo na kami ni Ofelia. Yun nga palang perang iniwan ko sa bawal. Sana magamit nyo sa mga pangangailangan nyo ng inay. Huwag ka mag-alala. Hindi ko pababayaan si Ofelia. Kaya ako lang naman nagawang agawin siya sa'yo dahil talagang mahal na mahal ko rin siya. Marahil, higit pa sa pagmamahal mo. Pasensya ka na, Tol. Sa mga atraso at sama ng loob na naibigay ko sa'yo, sana mapatawad mo ko. Alam mo, Tol, tama ka. Hindi napipili ang kapatid. Pero kung ako ang tatanungin, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Kunin ko itong pareho. Isang puti, isang itim. Dalawa na wala sa akin. Siya para kay inay. Siya para sa kapatid ko. Ayaw mo rin lang na mahaba. Ito, baka kailanganin mo. May impormasyon na akong galing kay Tiniente. Identified na yung taong napatay sa bahay niyo. Tauhan ni Major Dinero. Sinong Major Dinero? Fake na militar yun. Siya ang pinuno ng isang grupo ng mga hijacker at holdupper na ang mga miyembro, mga awol na sundalo at mga suspenditong pulis. Kilala ko yung kanakamay noon, si Boyong. Yung bang kumpare ni Melgar? Oo. At dinoble cross daw ng utol mo ang grupo ni Dinero at ni Boyong, kaya siya niyari. Pare, sa tagal ng pagsasama natin, kilala na kita. Alam kong iniisip mo. Gaganti ka. Pare, huwag ka nalakad na mag-isa. Sasamahan kita. Tama na yung mga naitulong mo sa akin. Eh, pamilya ka. Saan ko sila makikita? Asan si Boyong? Si Boyong! Nasa taso! Sila lang, Major. Nalustan kong loong yun. Kung nagkataon, isan na rin ako sa pinaglalamayan ngayon. Sigurado ka bang kapatid ni Melgar yung nakaenkwentro niyo? Kilala niyo yun, Major. Yung muntik na natin mabundol at pumalag. Marco! Nandiyan ka pala! Nando, gagirahin ako! Sige, yeah, Danny. Kunin mo na ito, pare. Makakatulong yun sa'yo ng malaki.
Malaking tulong. Malaking halaga to eh. Pero pare, parang hirap tanggapin eh. Lalo na't sinabi mo sa akin kung saan ang galing yan. Huwag mo na isipin kung saan galing yan. Ang importante, makakatulong yan sa pamilya mo. Ikaw na lang nang ikaw ang tumutulong sa akin. Nagsisisi nga ako kung bakit ko binigay sa iyo yung impormasyon tungkol kay Boyong at kay Dinero eh. Kasi, mali yung ginagawa mo, pare. Mali na akong mali. Pero tama sa pakiramdam ko eh. Mali pa rin, pare. Sabi nga dito sa Biblia, pag nagtanim ka ng karahasan, aani ka rin ng karahasan. Hindi karahasan, katarungan. Pare, kaibigan kita eh. Ayoko mapahama ka. Kaya kahit na alam ko kung nasaan si Boyong, hindi ko sasabihin sa'yo. Magalitin na kung gusto mo. Sila may kagagawa nito. Sigurado ako, pare. Pare, si Boyong, nandun siya sa tambakan ng bus sa North Bay. Aman ako. Lando! Lando! Teniente, asit mo ito ah, si Lando. Kawawa naman si Lando, pare. Sige. Holly. Sir, hanapin niyo si Marco. May nalalaman yung tukol dito. Yes, sir. Nandito si Marco, ano? Wala ho. Hindi ho napupunta rito. Wala ho, sir. Hindi ho naliligaw dito. Baka pinagtatakpan nyo lang. Hindi ho, sir. Wala ho. Hindi ho napupunta rito. Hindi ho. Talagang wala hindi ho dito. Oli, sir. Dalhin sila sa presinto. Lumakulong ng statement. Yes, sir. Binibira ako ni Hepe. Masyado daw tayo mabagal. Mabagal? Ano ba? Lakad na!
Hinahanap daw niyo ako. Upo ka. Sinabi ko na sa'yo noon, ha? Huwag mong pakikialaman ang trabaho namin. Pwede kitang kasuhan dun sa nangyari kagabi at sa Montehan. Patong-patong na yung mga kaso mo, Ramirez. Hindi bali magkapatong-patong makagantilong kay Dinero. Saka tinyente, hindi ako nagpunta rito para magpakulong, hindi para makapagtulungan sa inyo. Anong tulong? Sinasabi mo ba na hindi namin kayang gawin ang trabaho namin? Bakit? May nagawa na ba kayo sa kaso ng inay ko? Tuloy-tuloy naman ang investigasyon, ha? Wala nga lang ebidensya. Ito, ebidensya. Ano to? Tingnan niyo. Yan ang dahilan kung ba't pinatay ang pamilya ko. Alam ninyo ang storya, di ba? Kung ito lang, hindi tatanggapin sa korte yan. Lalong hindi mo maididiin si Dinero. Kaya nga hindi dapat sa korte lutasin ang kasong yan. Ako ba talaga kinakalaban mo, ha? Tinyente, hindi ko kayo kinakalaban. Pero bigyan niyo akong pagkakataon. Iiwanan ko na sa inyo yan. Ramirez. Binibili mo ba ako? Hindi, tinyente. Hindi ko nakakailanganin yan. Napupuntahan ko. Baka hindi na ako makabalik. Alam ko na sa panganib ang buhay mo. Bakit hindi na lang tayo lumayo dito? Magsimula uli. Tayong dalawa. Itigil mo na yung pag-iganti mo. Pinatay nila ang inay ko. Dapat lang lang pagbayaran yon. Si Melgar. Kahit ang puro sama ng loob at problema binigyan niya sa akin, kapatid ko pa rin siya. Hindi mo na may babalik ang buhay nila, Marco. Ano pa bang gusto mong patunayan? Na mabuti kong anak. Mabuti kong kapatid. Mabuti kong kaibigan. Nag-iisa ka lang, Marco. Marami sila. Siguradong isang pagpapakamatay ang gagawin mo. Bahala na. Marco? Opelia, prinsipyo na to. Prinsipyo na ang pinag-uusapan dito. Kahit buhay, ibibigay ko. Patahimik lang ang loob ko. Marco, wala na ba akong halaga sa'yo? Ayaw mo rin lang papigil. Sige, magpakamatay ka! Umalis ka na rito! Pabayaan mo na ako nag-iisa! Umalis ka na at huwag ka lang babalik! Iwan mo ang baril mo. Nasa si Boyong? Si Boyong! Nasa itaso!
Patayin muna ako. Yan, boss. Sobrang tapang mo. Tingnan naman ang ulo mo. Pumasok ka sa teritoryo ko. Pasasabugin ko ang tumbong mo. Sabayan! Sugal muna! Itodo muna! Nasaan si Dinero? Hindi ko alam. Nasaan sabi? Ewan ko. Hindi ko sasabihin. Kung ganun, pwede ka na mamatay. Huwag kang kikilos ng masama. Pinagbigyan na kita ng ilang araw, Marco. Tapos ka na ba? Hindi pa. Bigyan pa niyo ako ng palugit. Hindi ko makita si Dinero. Yun lang ba problema? Ba't niyo pa pinakaulan, sir? Mas may gamit siya sa atin kung hindi natin huhulihin.
sinabi ko sa kanyang lungga ni Dinero. Bakit ba, sir? Mas mabuting siya munang lumusob kay Dinero. Pabayaan nating magubusan muna sila bago tayo pumasok. Pag nagkataon sa isang bato, dalawang ibon ang madadali natin. Tigbak si Dinero. Tapos ang paghihiganti ni Marco. Pero tapos din siya. Yan ang hirap kay Boyong. Masyado nagtiwala sa sarili. Tingnan niyo ang nangyari. Talagang ganyan ang buhay. Naunahan lang yan eh. Minala siya. Kaya ngayon, lalo tayong dapat mag-ingat. Delikado tayo hanggat buhay ang taong yan. Hanggang ngayon ba yan ba pinag-uusapan nyo? Tigil na yan! Kasi boss, baka tayo naman ang pasukin dito. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi sa natatakot ako, boss. May tama lang ako, hindi ako pwedeng lumaban ng sabayan. O kayo! Doon kayo magbantay sa labas! Mga nakaupo pa kayo dyan! Nanada! Tumakas na tayo. Nag-uurimentado na yan. Boss! Bayan na tayo, huwag ka na tumakbo! Alam ko kung bakit ka nagwawala! Pero baka hindi mo alam! Wala ko pa ng tao, kapatid mo! Bakit dinamay mong inay ko? Kasalanan naman ka yun! Pera lang ang kinuha niya! Buhay ang siningil mo! Prinsipyo! Prinsipyo ang pinaglalaban ko! Bobo! Bobo, ha? Kalbo! Thank you.
Hayop ka, buhay ka pa! Marco, nakaganti ka na. Tabla na tayo. Kung ikaw ang nasa lugar ko, gagawin mo rin yung ginawa ko. Ang aking prinsipyo lang. Tama ka. Pero kanya-kanya tayo ng prinsipyo. Yan ang prinsipyo mo. Ito naman ang prinsipyo ko. Marco, tapos ka na. Pwede ka lang mawala. Sige, umalis ka na. Basta tandaan mo, hindi ka nang galing dito. Hindi tayo nagkita rito. Mga patay doon sa loob ng bahay. Yes, sir. Marco? Sinabi mo sa akin noon, pwede tayong lumayo, magbagong buhay. Ophelia, umama ka na sa akin. Iwanan na natin ang tondo. Magsimula tayong muli. Sa'y bubupas ang inyay.